Dahil ang sukatan ay ang takot kay Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno. O Allah, tanggapin mo ang aming mga sala. Tunay na ikaw ang nakakabatid at nakakaalam ng aming mga gawain. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, batid natin na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbabalik loob kay Allah. At ito ay hindi natin sinasayang. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakakahinayang ang isang tao na dumaan ang Ramadan at hindi niya sinamantala para mawala ang kanyang kasalanan. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga handang magbalik loob sa Ramadan. Sa mga nagbabalik loob, dapat tanungin niya ang kanyang sarili kung handa siya. Kailangan mawala sa kanya ang dalawang katangiang ito na hindi pwedeng pagsamahin sa taong nagtatawba o nagbabalik loob. Anong katangian yon? Kung handa ka magbalik loob, nasa iyo ba itong dalawa? Ikaw ba ay mahiyain at nagmamalaki? Kung mahiyain ka, sangkap yan para hindi matuloy ang iyong pagbabalik loob. Kung ikaw ay nagmamalaki, sangkap din yan para hindi matuloy ang iyong pagbabalik loob o paghingi ng tawad. Ang taong mahiyain, sasabihin niya, hindi na lang ako magbabalik to loob, hindi rin naman matatanggap eh. Sayang, nagdadalawang isip, nahihiya siya, hindi niya tinutuloy. At yung nagmamalaki naman, hindi ko naman ginawa yan, hindi ko naman kasalanan, ba't ako magbabalik loob? So, nandun yung pagmamalaki. Kaya hindi pwede sabihin kung ikaw ay nagkasala sa isang tao, hindi mo siya pwedeng pwersahin. Pwede ba? Lapitan mo na ako at magbabalik loob na ako. Parang ikaw yung malaki, ikaw ang nagmamalaki at yung ginawan mo ng kasalanan, gusto mo siya yung lumapit sa'yo para siya yung mag-sorry dahil gusto ko na magbalik loob eh. Dahil sa'yo, hindi ako makapagbalik loob dahil hindi ka pa humihingi ng tawad hanggang ngayon sa akin. Ang dalawang katangian na ito, tanda na hindi ka talaga handa magbalik loob. Kuha natin, ano yon? Nahihiya at nagmamalaki. Ang tunay na nagbabalik loob, kaya niyang sagupain ang hiya. Katulad ni Abu Dar, radiyallahu anhu, nagkasala siya kay Bilal. Sabi niya, Bilal, tapakan mo nga yung mukha ko sa lupa dahil nagkamali ako. You see? Ganun magbalik loob. Tapakan mo nga, kasi sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may bakas pa ako ng jahiliya, ng kamangmangan. Tayo, nakagawa ng pagkakamali, hindi natin kayo mag-sorry. Gusto natin lumipas lang at magsalam at sasalam, magkakangitian. Hindi mo kaya aminin na nagkamali ka sa kapatid mo at humingi ng tawad ng direkta. Bakit? Dahil ito dalawang katangiang ito. Wa'iyadu billah, patawalin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pipigilan ka niyan hanggat nariyan niyan. Kasi yan ang shaitan eh. Di mo kasalanan ah. Tsaka wala rin. Huwag ka na... Wala rin, kahit humingi ka ng tawad. Pero pag nakakawala ka doon, ang ganda ng pakiramdam at maluwag sa iyong damdamin. Okay, ito ay episode 3 ng Araw ng Paghuhukom. Dalangin ko kay Allah, mas marami tayong matalakay dahil wala. There is no way na makukuha natin lahat. Unang-una, nililimitahan natin yung oras natin sa pag-aaral. Sa ngayon, ipapakita ko ang ating, anong tawag dito? Yung sa umpisahan ng libro para makita mo yung mga topic, table of content. So ito yung ating mga, insha'Allah, niyat na matalakay. May tinatawag na an-nafkatus-sur, pag-ihip sa trompeta, al-ba'as, al-ba'as, an-nushur, al-hashar. Sinerge ko ito sa Arabic, tapos
Tiningnan ko yung translation sa Tagalog, halos iisa lang. Al-ba'as, an-nushur, al-hashar. Puro ito muling pagkabuhay, pagbangon. At ganun din yung qiyam at yung arad, al-ird. Yung exhibit ng ating mga gawain, di ba, alam natin, may dalawa tayong libro. Masha'Allah, araw ng paghuhukom, doon natin papakita. Ha, ukrum, ukrao kitabiya, tingnan niyo aklat ko. May proud, may nahihiya, subhanallah. At yung hisab, yung paglilitis mismo, yung mizan, yung timbangan, at meron ding tinatawag na ru'yatullah, yung pagkakita kay Allah, at syafa'a, yung pamamagitang gagawin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haud, yung batis o ilog ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung sirat, yung kantara, yung tulay, at yung last part, yung kantara, at meron din, kasama din, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Isang episode rin ito, ang pagdating ng ating Panginoon na kung saan ang mga malaika ay nakahilera, saffan saffa. Dami, no? Wala pa yung paraiso at wala pa yung impyerno. Hindi ko lubos maisip kung paano ito lahat makatatalakay. Ang bawat section na ito, episode na ito, nangangailangan ng, sa aking pagtatansya, 2 hanggang 3 episode. Pero ngayon, ang nabanggit ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 times 3, 45 days. Pwede ba extend Ramadan? So, mas mahirap, ano? Pero inshallah, kung ano man ang ating abutin at bigyan tayo ng patnubay ni Allah. Amin. Ngayon, ang ating tatalakayin ay pag-ihip sa trumpeta. Nafkatussur. Binanggit ito sa Quran ng direkta ng 10 aya o 10 beses. Ito ang ilan sa mga aya na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. At araw nahihipan ang trumpeta at mangangatakot ang lahat ng mga nasa langit at mga lupa maliban sa naisin ni Allah. Okay? Ganun din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. At hinipan na ika ang trumpeta at yan ang araw na ipinangako. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. At muling hihipan ang trumpeta, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. At yun na nga ang muling pagkabuhay o pagbangon. Ano ang sur? Mayroong dalawang opinyon hinggil sa sur. Okay lang, ah, nagbabanggit tayo kasi ganun talaga mag-aral. Tinitingnan natin yung iba-ibang opinyon. Huwag kayo mabibigla, bakit dalawang opinyon? Bakit tatlo opinyon? Ganun mag-aral. May tinatawag na school of thought, maging panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maging yung mga sahaba, nagkakaroon ng ibang opinyon. Walang masama dito, huwag ka malungkot, huwag ka umayaw. Pag nakarinig ka ng ibang opinyon, pero ang dapat matutunan natin, paano ang pagtanggap dito ng isang taong mag-aaral. Okay? Hindi bang tayo lalalim masyado na kasi wala tayo sa tamang posisyon. Ang totoo, ang mga tulabul ilm, ang mga mag-aaral ng Islam, pag nag-aaral ng isang masala, ng isang issue, malalim lahat ng anggulo tinitingnan nila. Linguistic, iba-ibang hadis, mga tafsir. Sa tafsir lang, kulang ang maghapon natin para alamin lahat ng sinabi ng mga scholar diyan. Ang alam nating scholar ngayon ay 4. May Imam Shafi, may Imam Ahmad, may Imam Maliki. Pero ang totoo, marami talagang tinatawag na school of thought. Pero hindi tayo doon nagpapakalalim dahil ang gusto lang natin mabuhay talaga yung ating puso, inshallah. Ano yung dalawang opinion? Ano yung sur? Linguistically, sa mga nakapag-aral ng Arabic, ang sur, jam'u sura. Sur, suwar. Ang sura sa Arabic ay sawirni. Ano yung sura? Picture. Iba yung sura sa Quran, sinyon, at ang picture ay sura, sod. Sura, okay? Ang plural niya ay larawan, kaya isa sa opinion ay opinion
ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, sahaba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang sur ay jam'u sura, ito ay larawan ika. Na ang tinutukoy ay hihipan ang ating mga larawan o ating kaluluwa para muli siyang mabuhay sa araw ng paghuhukom. Kung ngayon nyo lang narinig, valid opinion ito pero hindi siya masyadong natangkilik. Bakit? Dahil majority, karamihan ng ating mga ulama, nagpatuloy sa opinion na ang sur ay ang trompeta. Noong unang panahon, ang trompeta ay korn, sungay ng hayop, iba-ibang sungay eh. Iba-ibang korte, search nyo sa Google. May umiikot, may mahaba. Yung sungay, pag tinanggal mo yung loob, magkakaroon ng butas na maliit sa umpisa hanggang papalaki. Pag hinipan mo yon, ano to na? Iba-ibang, depende sa ano niya, sa shape niya. Pero ngayon, gumawa na yung mga tao ng, alam niyo yung mga banda, yung mga combo. Pag may piyesta, iba-iba na yun. Lalaki na yun. May soprano, may alto, may... Ganun na ang trompeta ngayon. Pero noon, yun lang yun. Yung mga hari, sungay ng hayop. Sa dalawang opinion na ito, mas maraming nasa panig talaga. Konti lang yung nasa posisyon na ito ay larawan. Totoong ito ay trompeta sapagkat marami itong dalil. Ang pinaka-direktang dalil na ito ay totoong trompeta, ang isang badu, dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ano ba ika ang sur?" Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Karnun yunfakhu fi." Tapos ang usapan. Ito ay karnun. Naalala niyo last Ramadan, Dhulqarnain, ang merong dalawang sungay na marami rin tafsir dahil nakasakop daw siya ng Persia at Roman o kaya yung buhok niya daw ay korteng sungay, pero karn, at least naalala natin yung word. Ang karn, ito daw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sur ay karn na kung saan ito ay hinihipan. Sa aya naman sa Quran, "Thumma nafaka fihi ukhra," at muli itong hihipan. Kung ito ay kaluluwa, bakit dalawang beses hihipan? So mas strong opinion talaga na ito ay karn o yung trompeta. At ganun din, kung pag-aaralan yung linguistic, "Thumma nufika fihi, meron kasing mudhakkar at musanna, di ba? Muannas at mudhakkar. Hindi na ako nag-aaral ng Arabic. Mudhakkar, male at female. So pagka sinabing "thumma nufika fihi," ibig sabihin mudhakkar at ang karn ay mudhakkar. Pag fiha, yun ang arwah o ruh o kaya suwar. So ano lang, nabanggit ko lang dahil mas strong opinion talaga ang sur na kung saan ito ay trompeta. Convinced tayo doon, inshallah. Okay, nung panahon na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merong isang Hudyo at Muslim na nagtatalo sila sa kanlang bentahan. Nagtatawaran. Parang nabarat yung Hudyo. Nabarat, no? Anong tawag dyan? Masyadong minaliit yung kanyang produkto. At sabi nitong Hudyo na ito, "La, walladhi istafa Musa alal bashar." Hindi, ika, sumpaman kay Musa na pinili ni Allah sa lahat ng tao. Palibasa, Hudyo eh. So ang kanilang the best prophet para sa kanila ay si Musa. At hindi naman nila kinikilala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganon kasi nung unang panahon eh, mahilig sumampay yung mga tao eh. Parang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi niyang sinasabi, "Walladhi nafsi biyadi," sumpaman sa kanya na may hawak sa aking kaluluwa. Pag gusto mo pabigatin yung statement mo, ikaw ay sumusumpa. Eh binabarat yung kanyang kalakal. Hindi! Sumpaman sa kanya na kung saan pinili niya si Moises sa lahat ng mga tao. Narinig ito ng isang sahaba at nung narinig ng isang sahaba, nandun sila, ay pinalo siya o sinampal o sinaktan, sinuntok. Madarabaho kasi, general sa Arabic eh. Either sinampal, sinuntok, pinalo.
At nasaktan ito, nagdamdam at pumunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim, hindi Rasulullah kasi nga Yahudi siya. O Abul Qasim, pangalan niyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Ako ay nasasakupan niyo, residente niyo ako. Ba't ganito? Sinasaktan kami ng, 'di ba, ganun ang humihingi ng hustisya, at lumapit siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit pala siya sinampal in the first place? Sumumpa, ang sabi ng hadis, ang sinasabi mo, sumpa man sa pumili kay Moises, sumusumpa ka sa Diyos, pero ang pinupuri niya ay si Moises. Samantalang buhay nandito ang Rasulullah, kapiling natin, kay Moises ka nagpupuri? Ano klase ka? Kaya nasaktan yung sahaba. Ganito mga Muslim, di ba? Ang mga Muslim, mabilis masaktan pagka natamaan ng konti ng kanilang reliyon, mananakit. A'udhu billah. Pero tingnan nyo ha, ang ironic dito, pumunta siya sa Rasulullah para magsumbong. Samantalang binibigyan niya ng kahigitang mas mataas na pagtingin si Moises kesa sa sugo ni Allah, at nagsusumbong siya sa sugo ni Allah, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo senaryo? Oh. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddilu bayna awliya illah. Mag-ingat ika kayo. Kasi nakita niya na yung sitwasyon eh. Muslim, nagalit dahil hindi siya pinuri. Hudyo, dahil ang pinupuri ay ang si Musa. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang nandun na sila sa kanyang korte, sa kanyang opisina, sabi niya sallallahu alaihi wasallam, wag! La tufaddilu bayna awliya illa. Wag niyong binibigyan ng pagtatangi ang mga anbiya sa isang aya, ang mga propeta ni Allah. Huwag niyo sabihin, ito ay mabuti, ito ay mas magaling, ito ay mas mahusay. Huwag niyong gagawin yan. At binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang aya. Ano yon? Sinabi sa Quran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, at hinipan ika ang trompeta. فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, at nawalan ng malay ang mga nasa langit at mga nasa lupa. Sa'iq, hindi na matay ah, nawalan ng malay. Pero may nagsasabing scholar na yun na rin yung pagpanaw o pagkamatay. Si Musa, palagi sa kanyang na-address ang sa'iq, yung nawawalan ng malay. May isang tagpo din na kung saan gusto niyang makita si Allah. Ya Allah, gusto kitang makita. Sabi ni Allah, hindi mo ako makikita. Pero tumingin ka sa bundok, kung ang bundok ay nanatili, makikita mo ako. At paglingon ni Moises sa bundok, natunaw o naging abo ang bundok, at siya ay hinimatay o sa'iq. Pala lang ma-explain ko yung sa'iq. At pag-ihip ika sa trompeta, nawalan ng malay ang mga nasa langit at mga lupa, maliban sa naisin ni Allah. Lahat sila ika ay nawalan ng malay, at muli kaming binuhay, nagkaroon ng buhay. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang unang bumangon. Ako. Pero nakita ko si Musa ay bumangon na, gising na, at nakahawak na siya sa isa sa mga pillars ng arsh ni Allah. Nakikita nyo? Pinagagalitan niya yung mga tao, huwag niyong piliin, huwag niyong gawin, bigyan ng pagtatangi ang mga propeta ng Diyos. Bakit? Dahil kinuwento niya ngayon itong pangyayari na ito. Sa araw ng paghuhukom, nang mawalan na ng malay ang lahat ng mga nilikha, ako ang unang bumangon. Pero nagtataka ako, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nandun na agad si Musa at nakahawak na sa isa sa haligi ng trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasundan nyo? So, ibig sabihin, ang lesson doon, wag natin, okay si David. De, para sa akin, ang the best sa akin si Abraham, si ganito. Pero may ibang paksa dyan na tunay naman na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may binigyan na mas higit na karangalan. Pero para pag-awayan ng tao, ay hindi ito marapat. Sino ang iihip sa trompeta? Sino may sagot? Ha? Israfil.
Pero nakakapagtaka, walang dalil mula sa Quran at Sunna na si Israfil ang may ihip ng trumpeta. Wala sa Quran at wala sa hadis. Pero naging si Israfil. Merong matatagpuan yung mga Israeliyat o di kaya yung mga tayo ay kabilang sa mga Abrahamic religion, mga people of the book. Ito na naman yung issue ng people of the book. May mga naunang kasulatan sa atin at parang common knowledge na pag sinabing trompeta, nakadikit ang pangalan ni Israfil. Pero kung tayo, titingnan natin sa Quran at Sunna, wala tayong matatagpuan na ito ay si Israfil. Allahu Ta'ala alam, pero kung tatanungin natin lahat ng ating mga ulama, mga scholar, ang sasabihin nila ay si Israfil sapagkat ito na yung nagpasalin-salin na kaalaman. MashaAllah. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'um wa sahibul qarn qad intaqama qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhn hatta yu'mar bin nafqi." Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isang beses siya ay balisa at tinanong siya, "Ya Rasulullah, ano pong nararamdaman niyo?" Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Paano ikaw akong sasaya o mapapanatag samantalang ang sahibul qarn, ang taga-ihip ng trumpeta ay nakatingin sa trono ni Allah." Si Israfil, nakatingin siya sa trono ni Allah at nakikinig, naghihintay ng utos kung uutusan na bang hipan ang trumpeta. Pag-ihip ng trumpeta, ano ba ibig sabihin? Kung alam natin. So, paano ako mapapanatag? Nakaabang na siya eh. So, huwag kayo matakot sa COVID-19. Mas nakakatakot ng sitwasyon na ito. Pag-ihip nito, hindi ka na mahahawa. Wala nang severe asymptomatic dito. Pag-ihip, wanufika fisur. Sabi ng mga sahaba, kung ganun niya Rasulullah, anong ipinapayo niyo sa amin? Nangangamba kayo? Anong sasabihin niyo sa amin? Ang sabihin niyo ay hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat si Allah at sa kanya kami nagtitiwala. Pag no choice ka na sa sitwasyon, wala ka na magagawa, hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Yung wala. At na, alam mo yun, yung wala na, anong sasabihin mo para lumuwag ang dibdib mo? Sapat si Allah at sa kanya kami nagtitiwala. Tapos, ang gaang ng pakiramdam. Hindi mo kaya, wala, may sitwasyon ganun eh. Hindi mo kaya eh. Ganun ang sitwasyon natin araw-araw kung tutusin eh. Anytime, pag hinipan yun, maasalama. Tapos ang ating kapaligiran. So, sa isang hadis naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag siya, inulat ni Aisha radiyallahu anha, pag siya daw ay nagtatayo ng kiyam sa gabi, ng sala, pagdarasal sa gabi, inshallah, nasa loob tayo ng Ramadan, dinadamihan natin ang mga sala sa gabi. Ang istifta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Fatiru samawati wal ard, alimul ghaibi wa shahada, anta tahkum bayna ibadik, fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulif fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Istiftah pala ito, sinasali pala ito sa ating sala. Kung tayo ay magsasala, pagkatapos natin mag-Allahu Akbar, ito yung sinasabi. So kung gusto nyong kuhain, or memorize nyo na, barakallahu fikum, mamaya nandito kung gusto nyong kuhain. Ang kahulugan nito, O Allah, ikaw ang Panginoon ni Jibril, ni Mikail. Si Jibril ay, ano ni Allah? Mensahero ni Allah. Mikail, responsible sa ulan, pagkain, buhay, Israfil, Mikail at Israfil, ayon sa common knowledge natin, siya ang may kinalaman din sa pagbuhay muli dahil sa pag-ihip sa trumpeta. Kanina, sinasabi dito sa aya, illa man siya Allah. Palagi pag-ihip ng trumpeta, lahat mamamatay. Palaging may sinasabing maliban sa ilang naisin ni Allah. Meron pang matitira. Bukas natin yon matatalakay. Ibig sabihin, kinumpleto dito ang
Jibril, Mikail at Israfil. Water of samawati wal ard, siya ang naglikha ng mga langit at ng lupa, siya ang nakakaalam ng mga hindi natin nakikita, mga lihim, siya ang humahatol ng mga hindi na pagkakaunawaan sa mga alipin, kaya humihingi tayo ng gabay, ihdina limakhtulif fihi minal haq. Ya Allah, gabayan mo kami sa mga pagtatalo, dalhin mo kami sa katotohanan, tunay na ikaw ang naggagabay sa matuwid na landas. Ito ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kinumpleto niya yung tatlong malaika na kung saan nandun yung magkakaibang tungkulin. Last point, at may signal na ako doon. Ang last point, bakit ba hihipan? Bakit hihipan ang sur? Bukas, inshallah, ilang ihip? Ilang ihip? Dalawa? Tatlo? Apat? Hindi, lima. Anim? Bakit hihipan? Pagdating ng araw ng paghuhukom, ito ang ilang sa mga hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahat ay maririnig ang sayha, yung malakas na tunog, at lilingon. Ang unang makakarinig ay abala para magpainom ng kanyang kamelyo at mamamatay na agad siya bago niya pa mapainom yung kamelyo. Niready niya 'yon, pero narinig niya sayha, iaabot niya sana para magpainom, bilis. Mamamatay na agad. At meron din, dumating na ang araw ng paghuhukom, pag ang dalawang tao ay nagbebentahan sila ng damit, at bago sila matapos sa kanilang transaksyon, maririnig yung sayha at mamamatay na sila. Sa'iq, mawawala na sila ng malay. Ganon din, merong taong naggagatas ng kanyang kamelyo at bago niya mainom yung kinuha niya sa gatas ng kamelyo, sa'iq, sayha, maririnig na nila yon, lilingon, at hindi na niya maiinom ang gatas na kinuha niya sa kamelyo. Ganon din, yung nagpapakain o nagpapatubig sa kamelyo, pagkatapos niya paghirapan, handa lahat yan, at maririnig yung tunog, yung pag-ihip, at hindi na makakakain ang kamelyo, sila ay mawawalan na ng buhay. Ganon din, naghahanda ng pagkain ang isang tao, pagkatapos niya ihanda, kakainin niya, pero maririnig niya ang sayha, yung malakas na tunog, pag-ihip, at mawawala na sila ng buhay. Nakita niyo yung mga senaryo? Lahat ito yung mga pangangailangan ng tao, gusto natin gawin, pero pag hinipan, that's it. Tapos na. Bakit? Ang mga hadis na ito, at marami pa, lima lang ito na mga senaryo na pag hinipan na ang trompeta ay mawawala na ng buhay ang lahat maliban sa naisin ni Allah. Ibig sabihin, itong pag-ihip ng trompeta ang naghihiwalay sa mundo at tanda na ito ng araw ng paghuhukom. Tapos na. Sa pag-aaral ang mundo, ano tayo ngayon? 2021. Billion years old na eh. Masyado nang matanda ang mundo. Ang laki na nung preparasyon, ang binilang natin, 2021 lang. Pero yung mga artifacts na natutuklasan nila, million, billion years. Sali mo pa yung mga dinosaur. Pero tatapusin na ito lahat. Bakit? Dahil meron ng araw ng paghuhukom. Yung araw ng paghuhukom, yun ang ipinaliwanag sa atin sa Quran. Kung ano yung mga kaganapan doon. Pero ano yung una doon? Nafkatussur, pag-ihip sa trompeta. At yan ang inshallah pag-aaralan pa natin sa mga susunod na araw. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puso ng bibigayan, tunay na pagmamahala.